Luto na po ang ating atsara. Iyan na po ang sinasabi ko sa inyo. Yan po ang aking atsara. Atsarang ubod. Ubod po ng sarap. Han, samahan nyo ninyo ko. Ako'y susubukan kong kuhanin ang ubod na rin nyog. Ako hindi marunong kumuha na rin. Bali, first time ko lang rin gagawin. So, subukan natin. Ako'y nanghihinayang. Baka magagawa natin at tsara. Teka, samahan ninyo ko. Kukunin ko. Ito na yung ating ubod. Pinawisan ako. Mahirap din pala ito kuhanin. Yun. Meron pa doon konti. Sa punong-puno na yun. Iiwanan ko na yun doon. Ito na lang ating gagamitin. Kukunin natin itong pinaka-ubod talaga. Yan. Gagawin natin at tsara. So ito yung ubod na nakuha natin. First time natin ito. So tinikman ko itong bandang parte na ito. Ano siya? Pwede pa rin siya hanggang dito. Malambot siya. Saka matamis. Yan, ito. Aalisin pa natin ito. Yung layer na ito. Yan. Kasi mapait siya. So, ang gagawin natin, kukunin natin ito. Parting pwede pa dito. Saka itong, siyempre, itong gitna na ito. Yan yung talagang ubod. So, gagayatin natin siya ng julienne cut, ng strips. Then, ihalbos natin. Ganun ang proseso ng ano, para yung pinakadagta niya mawala, para hindi siya umitim. So, ihalbos natin ito pag nagayat ko. Then, saka natin ahaluan ng mga pampalasa at gagawin natin siyang atsara. Ito, buong ito, magagamit talaga ito. Ito lang talaga ng gitna, ubod na ubod niya siya. Yan. Gagamit natin yan. Ito. Ito sa parte nito, pwede pa. Pag-iati na muna natin, mas strips natin siya at ating pakukuluan. Ahalbos natin saglit. Kasi mapapansin nyo, ito, nag-iiba yung kulay niya. Yan o. Medyo nagiging maano na siya. Yan o. Magba-brown. Ito. Kasi dahil doon sa dagta niya.
So, kailangan nating maalis yung dagdan niya. Kaya ihahalbos natin ng konti. Ayan. I-strips natin siya. Naghihintay ating pinapakulong tubay, atin muna ipiprepare yung mga ibang sangkap. Balatan muna natin itong carrots. Ayan, para tayo ay makaprepare ng ating nagamitin. Sayang oras habang pinakulo yung tubay. Yan ang ginagawa namin pagka kami tatrabaho pa noon sa mga pinagtrabahuhan ko. Lagi tayong gumagana yung oras para hindi tayo mapagalitan ng ating amaw. Dahil strips yung ating kagawing atsara, hindi yung ating mga gulay na ihahalo ibabagay din natay. Ganyan ang sistema ko pagka nagluluto. Kailangan ibagay yung hugis ng gulay na ihahalo, kung ano man yung main ingredients ninyo sa inyong gagawin ko ang luto. Sariwang-sariwang ating luya. Medyo mura ngayon ang luya kaya ako'y nakabili ng malaki-laki. Ang ating luya ay di strips din. Masarap ang maraming luya pagka gana rin atsara. Yan ay magbibigay ng bangaw at saka anghang ng katas ng atsara. Oh, napakasarap. Oh, sari namang bell pepper. Nagasang ko na rin aray. Napakamahal ng bell pepper. Talagang ito eh. Kaya tulad na aray, aray tatanim kao. Aray botong aray. Ini pag naipumla ko eh, ayos na naman. Di, dahil nga strips ang ating luluto ay di strips din ang gayat na ray. Yun. Sunod naman ay di aray ating pampanghang na kauntay saka para sa ano din sa color variation, kulay green naman, haluan ko na ray ating bawang pagkagarning atsara. Ay ang aking kuwan ay pinitpit laang. Ang gayon laang. Pipirating ko laang. Gagawin natin, pawakuloy natin na sama-sama itong mga ito. Sa ating suka at saka sukal. Pawakuloyin. Hindi sasama natin itong bawang. Pinitpit at saka yung pamintang buaw. Aray. Ito, sasama din natin ito. Yan, ito na ang ating mga panghalaw. Yan, nakulo na ang ating pagkahalbosan. Pagkahalbos na natin. Yan. Para malis mo kanyang pinakadagta.
para dito ng labaw. Papansin niyo, nag-iiba na konti ang kulay ng sabaw. Yan yung dagtaan niya. Nag-iiba na konti ang kulay ng tubig. So, ang susunod naman natin, ay di aray, magpapakulo na tayo ng suka. Ayan tayo na isang boteng suka. Yun. Tapos lagay tayo ng brown sugar. Ayan, paglalagay natin ng brown sugar ay brown sugar itatansyahin na lang natin ang magiging lasa niya. Kailangan i kagat yung asim at saka tamais. Ika nga ay panadyak. Yan. Pag yan ay natunaw at natitman ko kung panadyak na, ay di ayos na. Pero pagka kulang pa yung tamais, tinatalo pa siya nung asim, ay di dadagdagan natin. Pakukuloy natin ito kasama ang ating bawang at saka luya. Yan, ito. Ilagay natin ang ating bawang at luya. Pakulaw. Yan. Bawang at luya. Yan ang magbibigay ng bango at saka konting anghang. Tapos, alagyan din natin ang pamintang buaw. Yun. Yan, hintay natin ito ngayon, kumulaw. Ito, kanina pang kulo ang kuluan. Ang aking pinuksan i-layan. Hindi, tinitman ko na yung sabaw ay para sa akin ay tamang-tama na, panadyak na yung asim at saka tamais. Itong ganito ang teknik na isang paghinigop ko yung sabaw pag yung nakakasamid. Ayaw, tamang-tama ho yung asim pagkagayaw. Nakakasamid yung sabaw pagka yung hinigaw. Ilalagay na natin ang ating kwan. Yung ating carrot. Ubod. Ayan na po. Makuluan na konti. Ito naman hindi katulad ng papaya na kailangan i madigam-gam na lang ang sabaw bago ninyo ihalo ang papaya at na-over cook ang papaya. Ayan, kaya kukuluin natin. Ayan natin siya makuluan ng konti. Ayan, medyo nag-reduce na ng konti. Ay, gusto ko may sabaw-sabaw na konti ang tsara. Napakasarap niya higupain. Gusto ko yung ako'y nasasamayd. Ay paggayaan, iahalo na natin na ray. Ang ating bell pepper at saka ray. Kampanghang kauntay. Ating siling kaba. Yan. Napakabangaw. Pagkaaring bell pepper na ray umamoy na. May konting sabaw akong ititira. Yan, gusto ko may sabaw na kaya konti. At napaka sarap niyang higupay. Yan, umamoy na. Yung bell pepper.
Napagkagayaan. May lasa ko'y ari-ayos na. Ha! Pantanggal sa umay. Umay sa tuyaw. Araw-araw na ito yung pang-ulam ay. Hindi, ari pantanggal ng umay ng tuyaw. Lagi nila sap-sap, hawaw. Kau, binislad. Ay pagka-araw-araw na rin eh. Kaumay na rin. Ay di ito ang pantanggal sa umay. Yan. Ayos na. Pwede na yan. Luto na po ang ating atsara. Yan na po ang sinasabi ko sa inyo. Yan po ang aking atsara. Atsarang ubod. Ubod po ng sarap. Ay talaga ako yung napabahin kanina ay. Nasamid talaga ako nung aking hinigo pa rin ko ah. Sabaw. Yan. Yan ang pangalis ko ng umay sa kakain ng tuyaw. Ha! Sana'y nagustuhan ninyo, aray. Yan. Oo, edi hindi nasayang yung ubod ko ng niyaw. Yan. Siya, ay hanggang dito na lang po ulit. Maraming maraming salamat. Sana ko'y nagustuhan ninyo, aray. Sa aking mga subscribers at saka mga followers. Huwag po sana kayo magsasawa magtangki like. Hanggang dito na lang po muna. Iyan po ang aking atsara. Ubod ng sarap. Ubod ng nyawg. Maraming maraming po salamat. Iyan. Bye-bye po muna ulit. Bye-bye. Hanggang sa muli.